Hello everyone! Andito na naman po ako para po magturo sa inyo kung paano po ako gumawa ng granola bars. So ako po ngayon ay medyo on diet, kaya pati po yung mga pagkain ko ay on diet din. Kaya hopefully na maging healthy yung mga kinakain natin, lalo po sa panahon ngayon, mahirap pong magkasakit. Kaya naisipan ko po na lately, around 3 weeks ago, naisipan ko po na ibahin yung lifestyle ko. Alam ko po na tayong lahat, mayroon po tayong mga food allowance. Kaya naisipan ko po na gumastos kahit na konti para po makakain po ng tama. At the same time, ito po yung health natin. Health is wealth, ika nga. So, tuturuan ko po kayo ngayon kung paano po gumawa ng granola bars na pwede po ninyong maging snack, breakfast, or anytime po kahit saan po kayo pumunta, pwede po kayong magdala ng babaonin ninyo. So, start po tayo. So, ingredients po natin, kusog muna natin po. Ay 1 cup na chopped nuts. So, iba-iba po yung ginamit ko. May almonds, may pecans, at meron pong cashew nuts. Pwede rin po rin yung gamitan ng peanuts kung gusto po ninyong kumain ng peanuts. So, ilalagay po natin dito sa lalagyan kasi ito po ang ating dry ingredients. So, isusunod po natin 1 cup na rolled oats. So, i-combine po natin lahat ng ating mga dry ingredients. So, meron din po tayong 1/4 cup na dried blueberries. Okay. So, ito po ang gamit ko na blueberries. So, masarap po siya. Pwede pong pang-snack din. Ayan. So, meron din po tayong 1/4 cup na ground flax seeds. So, ako na po yung nag-grind niyan. So, kaya hindi na po siya bubo. So, ilagay rin po natin dito. So, bago po pala yan, kailangan nakapreheat po ang oven nyo sa 350 Fahrenheit or 177 degrees Celsius. And then, kailangan naka-prepare na rin po yung pan na gagamitin ninyo with parchment paper. 8x8 na pan po ang gagamitin natin. So, naka-prepare po lahat ang mga yan. And then, lagyan po natin siya ng konting salt. So, optional lang po ang salt. Kung ayaw niyong lagyan, okay din po sa okay din po. So, i-mix lang po natin siya. And then, set aside po natin. Susunod po, pupunta po tayo sa wet ingredients. So, ano po yung mga kailangan natin na wet ingredients? So, una, kailangan po natin ng dark sugar. Pwede po kayong gumamit ng coconut sugar kung meron kayo. Since the only available na meron ako dito sa bahay ay dark sugar, so ito po ang gagamitin ko. So, ang gagamitin po natin ay 1 tablespoon lang siya. Okay, not so many. Dahil sugar pa rin yan. So, ikalawa, gagamit po tayo ng melted coconut oil. Okay. So, 2 tablespoon na melted coconut oil. Ayan, ihalo po natin. Okay. At gagamit din po tayo ng maple syrup. Ang gagamitin po natin ay 3 tablespoon na maple syrup. Pero ang ginawa ko po, i-combine ko po ang maple syrup, 1.5 tablespoon, at 1.5 na honey. Honey, honey, honey. Ayan, ito po yung maple syrup natin.
gumagamit din po tayo ng honey. Okay? Ayan. So, konti pa. Dahil sabi rito, 1 1/2. Pagkatapos po niyan, gagamit din po tayo ng almond butter. So, ilang spoon naman yung kakailanganin natin sa almond butter? Ito po, kailangan po natin ng 1 tablespoon. Okay? Ang sarap kayo ng almond butter. Pwede rin po siyang maging palaman. So, ang ginagawa ko po sa almond butter ay nilalagay ko po siya, inihalo ko po siya sa aking oatmeal cereal sa umaga. Plus other fruits. So, i-combine po natin. Kailangan po nating haluin yung butter o yung almond butter. Medyo matigas po siya. I-combine lang po natin. Okay. So next, kunin po natin yung dry ingredients natin at ilalagay po natin itong wet ingredients natin. Ihahalo po natin siya. Okay. And then, i-mix-mix na po natin. Mix, mix, mix. So, kailangan po natin i-mix ng i-mix para mag-combine po lahat ng ating wet at dry ingredients. Okay. So, pwede na po siya. So, nakamix na po siya. Okay. So, ang gagawin natin ngayon, ilagay po natin dito sa ating prepared baking pan. So, ganyan na siya ka-easy. And healthy pa ang ating granola bars. Kesa bumili po tayo sa labas, napakamahal na. At the same time, hindi natin alam kung ano yung mga nilalagay nilang ingredients at napakaraming sugar. Pero kung gagawa tayo ng sarili natin, at least alam natin kung ano yung mga ingredients na ginamit natin. And then, i-press po natin siya using our spatula. I-press po natin siya firmly dito sa ating pan. Kung gusto niyo magpagawa sa akin, okay lang din. Mahilig lang talaga akong mag-try ng iba-ibang pagkain na healthy dahil sa sitwasyon ngayon, lalo pat may COVID pandemic, mahirap pong magkasakit. Kaya kailangan natin kumain ng healthy. Ang pera natin, kung ibibili natin ng mga junk foods, o ibibili natin lagi sa McDonald's o sa KFC, baka magkaroon pa tayo ng heart attack. Okay, dahil mga oily. So, iwasan po natin yung mga oily. At the same time, katulad ko, nag-exercise na rin ngayon. So, gusto ko rin pong tumagal, no? Ang buhay ko. Gusto ko pa mag-asawa. Gusto ko rin may experience ang buhay may asawa. Well, hopefully soon, kung papala rin at kung mawala na itong pandemic, kaya invited kayo lahat sa aking grand wedding. Actually, simple lang. Kasi simple lang talaga ang gusto ko.
Okay, so ready na siya. So, ilalagay na natin ngayon siya sa oven. Okay, so 25 to 30 minutes lang po natin siya i-bake. At okay na siyang kainin. Pero palamigin po muna natin. So, habang hinihintay natin yung granola bars natin, exercise muna ako. See you later. So, guys, eto na po yung ating finished product na granola bars. So, palalamigin natin siya before we will slice it later. I hope na gawin nyo rin to at sabihin nyo sa akin kung anong lasa. Okay? See you again next time. Bye-bye!